Tungkod. Mga kaprobinsya, may followers po tayo from London. Hello, mga kaprobinsya. Si Sir Dondon Tamayo. Jojo Tamayo. Si Sir Jojo Tamayo. Yan. Oh, nakita na gano'n may sakuang idol. Yung farming. Yung kapatid niya, kaibigan natin. King. King Tamayo. Shout out po sa kanyang kapatid na si Kuan. Dondon. Yan. Dondon. Boss. Yo, nakita mo mga gagmayng tao. Puro buyag. Kasama ko sa Birmingham Rockies Catering at saka si Brother Rosendo Gaming. Sir, shout out po sa inyo diyan. Shout out sa tanang mga prambais te, prambais. Oh. Mura kog ni gamay mai sir baga tapos sa akin. Gamay ko daan. Ni gamay, support. Oy, salamat kayo. Binigyan tayo ng danggit oh. Bulis. Ya, yeah, salamat kayo boss ha. Ay, sus, boss good. Oh, tagal. Pwede yung taong bisita mo dito. Mali mo lang. At ang mga ihaw dito, pabor ang ginapag kakaroon. Ay, kabalo ko ni mo. Kay kabalo ko ang imuhang mga manok ilaot. Na timingan sa koan. Alagi. Na timingan sa sakit. Na imong pabo, na imong rabbit, na imong kanding, na imong baka. Sa itong mga ngalan sa imong mga pogi. Baka. Pogi. Dagan ka itong Tuan, ako malingaw ko kay gikag trabaho, kuno magtrabaho ko. Moy akong siging kalantawan kay siyempre ga plano pug kog in kaso mo retire na ko dito. So itsuwiro na ko ang imong oh, okay. Kamo na dili mo. Dito po sa amin ngayon mga kaprobinsya, wala nang ulan. So gumamit na kami ng karusa sa paghakot ng aming mga fields doon. Di ba kailangan mong pungko? Magaling na driver, oh. Walay na okay, ha? Eh, huwag kang bumaba, ha? Ay! Op, op! Wah! Gapasiyaw. Ay, katawa, ibo. Ay, katawa ko? Okay. Inaaw ko dyan. Ito na ito na ito. Pasapli na doon. Hangit, sangit pa dyan. Contest ha, kung sino yung unang mahulog, talo. Tinikleng. Eh, mata ng Peter Ron kay para gani ha. Ka. Sinayawan pa ni Dodong oh. Oh. Okay. Di na magiri ha. Wala na okay ha? Age! Pinlis dodo, pinlis! Yan po mga kapabinsya oh. Nasira yung may daanan dito sa baha. Lumalim yung sapa.
Og gani ni mo agilay oh. Magaling yung mga driver naman dito oh. Oh, hayang-hayangan pa. Magaling na si Palo maghila ng karusa mga kapatid siya. Oh. Hindi na katulad dati na gusto niyang ihulog yung yugo niya. O gusto niyang tanggalin. Pero ngayon, oh, timing na siya. Yung iba namang hitsura sa misapa dito. Pag may malakas naman na baha, mag iba naman to. Ano? Buti lang kahit medyo mahirap, madaanan pa rin ang ating karusa. Makamubar naman gani. Babad na sa trabaho si Pablo dito. Nasa ba daw? Okay. Sa wala mag-uuna. Hindi namin naman ito mga pita. Hello, good job. Jane, good job. Katulong na akong Jo, ito dito. Kaya mo ni... Ha? Ah, pwede buta na yapon? Ah, pwede ka rin na, mahuman mo rin na pwede rin. Maglagay kami ng paruhing bin sa aming mga alagang. Baboy. Kasi malapit na silang mga anak. Katulad dito. Ganyan lang yung style namin para pwede namin tanggalin pag iwalay na namin sa nanay yung mga bait. Totoo, dumating na yung inorder natin ng dalawa. Dalawang paruhing pin. Tumatik oh. Pwede, para makakapala dito. Yan po, nalagyan na namin sa paruhing pin. Click, bidlak-click ha. Ayos na. Malapit ito mga anak. Abangan natin kung ano yung anak niya. Oh.
babo. Yung mga babo natin. Yan. Ito yung pinakahuling mga anak, mga kaprobinsya. Yun po ang una. Base po sa ating record. Pero ngayon po, yung baboy na yan, nasa 116 days na. Mula sa pag-iay natin. At yung isa dito, nasa mga 112. Pero sa tingin namin, mas mauna pang mga anak yung inahinahin dito. At yung baboy po, pag normal lang, sa 114 days, mga anak na mula sa pag-iay. Tapos, plus 7 or minus 7. Pwedeng hindi umabot ng 114 days or pwedeng lumagpas ng 114 days. Katulad sa ating dumalaga doon na pa na siya, 116 days na. At hinihintay natin na baka umabot siya ng 120 bago manganak. Ganyan po yung sistema sa aming farawing mga kaprobinsya. Kasi nakasiminto na yung pulungan na ating baboy. Pero pag gusto natin lagyan ng bracket dyan, fluoringan natin ulit yung ating kulungan. Or tsaka natin maglagay ng bracket pag i-repair natin yung flooring ng kulungan natin baboy. Dito sa amin mga kaprobinsya, nagbilad po kami ng mais. Sinamantala namin yung pagbilad ng mais kasi mainit na yung panahon. Pag hindi namin ito mabilad, masira. Masira yung mais. Pwede na ito. Pwede na ito ipagiling. At mapakiramangan na natin yung kahop. Pagkain natin sa ating mga alagang manok. May pato tayo, pabo. Ayan, at yung bigas. Ano yung pagkain? Ito yung palatandaan na kung ano. Tuyo na siya. Ito po, pag magbilan tayo ng mais, dapat halo-haloin. Ito yun. Pero yung mais natin ngayon ito, tuyo na, tumunog na. Sa mga followers natin dyan na nakaranas ng ibang trabaho na mapag-utusan sa mga magulang para mabilad ng mais o mapag-utusan para itaboy yung mga manok na kumain sa mais. Dito sa amin, buti na lang, konti na lang yung mga manok natin. Hindi kami namublima nang nagbulad kami ng mais. Kasi pag magbilad tayo ng mais tapos marami tayong alaga manok, kainin to ng manok. At yung mga pabo naman natin, hindi man sila pumunta dito. Nung may nadaanan ako na gilingan ng mais doon, napakaraming nakapila para magpagiling. Kasi yung mga tao nakabilad na sa kailang mais. At yung mga baka natin, na galing sa Batangas mga kaprobinsya, pinalabas natin . Si Lemer, pinalabas natin. Ito po yung gagawin natin ni Lemer palagi. Basta walang ulan, sa manok pa ilansad ba? Para siya naghagok mga kaprobinsya . Yan. Naghagok ba? Mer? Bakit lumuha yung mata mo, masakit? Pati yung mga babae nating baka. Yan. Nilabas din namin. Si Batang, Quinay, at yung dumalagang isa na galing sa Dawis. Napakaganda po sa ating mga baka, mga kaprobinsya na galing sa Batangas. Naghihintay pa kami sa kanila na maglandi sila. Yan, kumain sila ng damo. Yung isa na rin dumalaga, pag tingnan natin sa malayuan, parang galing din sa Batangas yung tinding niya. Matangkad. Pero silang tatlo, hindi pa sila naglandi. Sino kaya yung mauna sa kanilang tatlo? Si Quinay at si Batang. Napakalaki na ni Lemer tingnan sa malayuan mga kaprobinsya.
So ito yung ginawa namin sa ating mga baka ng mga babae at si Limer. Palagi natin silang palabasin basta walang ulap. Excited po tayo na magkaroon ng anak yung ating mga baka na galing sa Batangas. At mamaya po yung kulungan ni Pugi i-refer namin. So palabasin namin si Pugi. Doon muna siya sa labas matulog. Kasi nasira na yung flooring niya. Dahil siguro sa kanyang bigat. Yung flooring nasira. Yung siminto. Yung flooring sa ating kulungan dito, yan, nasira na. Nakita na yung mga putik at saka buhangin. At yung mga bato, taba. Dahil siguro sa bigat ni Pugi, yan na po, wala pa yung kain. Kanina ng tanghali, pininom sila ng puro tubig lang, walang halo. Pero si Pugi, pag tinan natin, malaki na. At mabigat yan. Kaya hindi nakayanan ng ating flooring, ng ating siminto. Nasira yung flooring. So, kailangan namin i-repair. Si Bitas, sa sunod na araw, ipalabas natin siya para makita natin yung laki niya. I-compare natin siya kay Limer. Sa mga nakaraan po, halos magkapareha na yung laki nila. Pero ngayon, pag magkatabi sila, mukhang nalampasan na si Bitas ni Limer. Nang lumating dito si Limer, napakaliit pa lang ni Limer. At si Bitas, malaki na siya. Tapos, mas matanda si Bitas compared kay Limer. At si Marites, ando no? Pinastol, yung nanay niya. Okay lang siya dito mga kaprobinsya. Wala namang ibang kanin na makain, yung napir lang ang makain niya. Bitang oh, busog na busog. At si Martes naman. Si Martes mga kaprobinsya, naging kulay puti na. Yan. Tingnan natin, o abangan natin yung kulay niya sa ulo niya. Baka maging puti din to. Pinalabas na namin siya kasi wala nang ulan. Sa mga nakaraang video po natin, doon po natin siya nilagay sa kulungan ng ating baboy. Para hindi siya ginawin. Nung hindi pa dumating dito yung ating mga baka na galing sa Batangas, si Bitang po yung pinakamagandang baka natin dito. Pag makatingin kami sa kanya, parang Brahman na Brahman or hybrid na hybrid. Pero pag magkatabi sila ni Quinay at ni Batang, pag itabi natin si Bitang sa kanila, naging native yung baka natin na si Bitang. Ito si Martes, napakabait niya. Manang-mana sa kanyang kapatid na si Marimar. Si Marimar nga magpasakay sa atin. Ito, itrinin natin ito, nasakyan. Palagi natin siya himasimasin at itulak-tulak yung kanyang likuran para masanay siya sa atin at hindi na matakot. Mabait siya. Sa tingin ko po mga kaprobinsya, yung mga ganitong baka na napakabait, sa lahi siguro, kahit sanayin pa natin yung baka natin dati sa sinunim, ayaw magpahima sa atin. Pero ito si Martes, kusa pa siyang lumapit sa atin. Naging puti na si Martes ang kanyang kulay. Oh, nanuwag oh. Gusto niya makipaglaro sa atin. Mabait si Martes. Hindi siya pumunta sa ating mga tanim na napier. Sa mga nakaraaraw mga kaprobinsya, nagtaka po kami sa aming maliit na sapa dito. Kasi lubog yung tubig.
kahit wala ng ulan. Tapos sa kabilang sapa, malinaw naman yung tubig doon. At nang pumunta yung mga kasama natin dito, sabi po nila, gumuho daw yung lupa dyan. Dahil yan sa palaging pag-ulan, kaya gumuho yung lupa. Yung niyog oh. Pati daw yung ating asulapan doon, may malaking bitak. Kaya nahubas yung tubig, natuyo. Ito po yung resulta mga kaprobinsya oh. Pagkatapos sa tuloy-tuloy na pag-ulan, gumuho yung lupa dito kahit may tanim na niyog, may tanim pa na kahoy. Pero yung niyog na yan at saka yung kahoy na yan, delikado yan na gumuho sa sulod ng mga panahon pag may ulan. Kasi napapansin namin dito, may malaking biyak dito. At isa sa mga nakatulong dito, yung tanim ng kawayan. Ganyan po katibay yung kawayan mga kaprobinsya. Nakatulong siya sa ating lupa dito. Ito yung dahilan o kung bakit gumuho yung lupa dyan. Kasi yung tubig doon, parang doon sa ilalim dumaan. Yan po o. Parang may bukal dito. Pero yung tubig na yan, galing yan doon. Sa ating pan. Parang dumaan sa ilalim yung tubig. So ang resulta, lumambot yung lupa. Kaya gumuho yung gilid dito. Kasi yung niyog o. Hindi na yan mapakinabangan yung niyog na yan. At dito, para siyang may bukal. Yan po ang tubig na galing doon. At pag tingnan po natin, oh, napakalaki yung biyak. Yan po ang sulta sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Gumuho yung lupa at nabiyak yung lupa. Yan, oh. Tingnan niyo po mga kaprobinsya, yung area na to, delikado to. Kapag may malakas na bagyo, or may ulan na kahit isang linggo lang, tapos may tubig na dumaan dito, yan, malalim mga kaprobinsya, bagong bago pa lang. Yan. Kahit may kahoy, kahit may niyog, at dito malaki yung kuan mga kaprobinsya, ni hugno siya. Yan po. At malapit na maabot yung ating kulungan ng baboy, oh. Hindi to ganito dati. Bago lang to. Yung sa ilalim, yung lumambot ang husto, tapos yun po ang pumunta doon sa sapa. Kasi wala namang kwan, oh. Hindi naman siya tuloy ang gumuho, pero nilusno ra ba? Bumagsak yung nasa ilalim. Umabot doon sa ating kwan, panang azula. Napakalaki yung biyak mga kaprobinsya. Natuyo yung asulan natin dyan. An? So, ang gagawin natin dito, itigil natin yung ating asulan dito. Hindi na ito pwede, oh. Hanggang dito yung biyak, napakalaki. So, kung sakaling may malakas na ulan or malakas na bagyo, yung area na ito, malaki ang posibilidad na gumuho to. At napakalaki ng biyak. Imagine nyo po, galing dyan, oh, yung biyak hanggang dito. Yan, papunta doon. At doon sa may kawayan, hindi nasama. Ang delikado, baka nasama yung may kawayan dyan. Grabe, no? Kasi yung lupa dito, mga kaprobinsya, isa sa aming napapansin, napakalambot, parang may halong buhangin. Yung tubig na galing doon, tumago sa ilalim, tapos pati dito nagkaroon ng biyak, tapos yung tubig doon sa biyak dumaan, kaya pati doon parang nahugno siya ba sa Bisaya, parang hunlak. Mura ka itong kantang Bisaya nga nahugno o nahunlak. Paborito ni paring nato na kanta. Yan, ito po ang resulta sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Wala na, hindi na natin mapakinabangan yung pan na to. Balak ko po na hindi na ituloy yung ating asulapan dito. Kasi ibang yung lupa dito, parang may halong buhangin sa ilalim. Tapos, mabigat siguro yung andyan kasi may mga puno ng kahoy, may niyog. Bumigay. At yan po ang resulta. Napakalaki yung biyak. Sa kumpan ng liki pa. Kahit
nakikita lang tayo ng ganito pag tag-araw. Hindi po namin inakala na ganito kalaki yung biyako. So, delikado to. Pati yung kulungan ng ating baboy. Yung kawayan na yan at sa kaniyog. Tumbayan. Masa tuloy ang gumuho yung lupa dito. Pag tuloy-tuloy yung pag-ulan. So, isuko natin yung ating asulapan dito mga kapobinsya. Hindi to pwede dito. Itigil natin to para hindi tuloy ang gumuho yung lupa na yan. Sayang na sayang. Napakarami na sana ang kwan, oh. Azula natin. Noong una po, nagtaka po ako mga kapobinsya kasi dito, yung panayan, nilagyan namin ng outlet. Pati yung isa, may outlet din. Pero yung andon, yung pangatlo natin pan, hindi kami naglagay ng outlet pero hindi naman umapaw yung tubig. So, inakala natin na okay lang. Siguro, kaya hindi umapaw yung tubig dahil may biyak na silalim. Yun siguro ang dahilan. Hanggang lumambot yung lupa at gumuho yung area doon. At nakabiyak-biyak na. Hindi natin ituloy yung ating asulapan dito para mapigilan yung pagguho dyan. Sakripisyo lang natin yung asulapan natin dito. Kahit napakasayang sana. Pero bukas na siguro natin yan i-condemn yung tubig. Ito po, harvestin muna natin yung ating asula dito. Tsaka natin i-condemn yung tubig. Yung nilagay natin dyan ng kawayan, pwede natin yan tanggalin. Dito po, para naging bangin. Pero dati, ganun na yung lupa. Clean lang siya dito. Pero ngayon, oh, malalim na. Lalo na dyan. Mga kapabinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Lukot, at saka seaweeds, at kinilaw. Yan, may kanin. May paksin isla. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Do. No. Dumpo na 'yung bagong alat lagi. Okay. Ano mga litaw nga ba ano mga litaw no? Yeah. Yung mga bata, bata di ko mga litaw. Pero mo siya. Mo siya. Idin ko. Mo man ko ne. Mo man ko na jaso. Mo man ko ni kayo. Mo ni kayo. Kuwat ni kayo. Nah, ikan ni sama yang dia. Betul. Dua kan harus binahau. Dua kan harus binahau. Hah? Lima halangan. Yang bahu jual mana yang kuat? Doko. Ya. Nak tapak kerja bed? Ah, kape lah yang dipare yang kuat. Ini yang tewas. Tunggang tu. Beli.
Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa aming mga kaprobinsya. At maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga sanad viewers, sa mga kaibigan natin na nasa pamansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming maraming salamat po. Shout out muna sa ating mga kaibigan dyan. Shout out kay Regan Spider 28 o Regan Surusa and family. Shout out kay Lipat on Vlog from Calatrava, Negros Occidental. Shout out kay Nunung Palma from Quezon City, Barangay Piñahan. Advance happy birthday kay Romeo Darilag, birthday niya October 6. Greetings from Alexa. Shout out kay Rosel Cuarto from Taal, Batangas. Shout out kay Jusa Mendez Pinote. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.